opinion, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. The doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay. Good evening, everyone. Welcome to Clinic on Air, Thursday edition to. Dr. Cecil Katapang edition to. And joining me is aking BFF, si George. Ryan George. Yes, magandang gabi, Dr. Cecil, at sa lahat ng tagapakinig natin sa DCRJ AM 810. So magandang maulang gabi sa ating lahat. Okay. Tsaka yung mga nasa EDSA, magandang good luck. Good luck, oo. Sa mga nakikinig sa atin sa EDSA, no? Relax lang kayo dyan. Bawal ang stress. Tama dahil yan, doktor. Stress ay nakaka... Nakaka... Correct. Nakaka-cancer. Tama. Proven na yan that stress induces cancer. Tama yan. Kaya naman, di ba, ayaw natin nun. Ayaw natin ng cancer, ayaw natin ng stress. Siyempre, ayaw natin tumanda agad, di ba? Ako personally nga, pagka tinitignan ko yung sarili ko sa mirror, napapansin ko, wow, nag-age na ako. So, nagsasag na yung face ko, nagsasag na rin yung body ko. So, parang feeling ko nababawasan yung confidence ko sa totoo lang. Yes, napakahalaga yung confidence, di ba? Sa araw-araw kasi, di ba? Kung sino-sino yung mga nami-meet natin. At yung confidence kailangan mo hindi lang dahil habang tumatanda ka, bumababa. Kahit yung mga bata, alam mo, yung confidence level napakahalaga sa kanila. Like, pag naghahanap ng trabaho, pag... Yeah. Oo, kaya more and more women of varying ages, iba-ibang edad, nagsasubject sa confidence building. Yes. Utilizing mga aesthetic treatment. Correct. Diba? At marami yan, doktora, diba? Pamula Botox, ngayon uso ng V-lift, diba? Facelift, and ang pinaka-popular, actually, based on statistics, no, pinaka-popular is breast augmentation. Nako, breast augmentation. Marami akong kakilala at kaibigan na interesado dyan. Kaya lang, syempre, marami silang katanungan, like, magkano ba to? Safe ba to? Sila sino ba? O kanino ba dapat nila i-entrust? Syempre, di ba? Katawan nila yon, di ba? Ay, oo. Sabi nga nila, kailangan you go to the person, or to the surgeon that you trust most. Kasi, pag pumalpak yan, hindi mo na mababalik yung dati mo. Correct, di ba? So, yung imbes na gumanda ka, disaster. Disaster ang nangyari. Naman. Sabi nila nga, plastic surgery is not cheap. Ha? Correct. Hindi mura yan. At kung mag-i-invest ka na rin lang, syempre, doon ka na sa talagang mapagkakatiwalaan. Kaya, ang kinuha natin ngayon, guest, para tulungan tayo tungkol sa... provide us more information sa breast augmentation. Isang very credible and renowned plastic surgeon din, si Dr. Lutgardo Caparaz. Yan. So maganda to. So sa mga nakikinig sa atin at napapanood tayo, no, sa TV. Oh, all live streaming. Yes. To, diba? At sa, pati sa TV, sa cable. So maganda yan dahil yung mga katanungan nila, itatry nating sagutin, no? Lalo na yung mga layperson's question. Uh-oh. Anong age pwede mag-start? Correct. Mag-start magpagawa? Anong, sino bang hindi pwedeng gawin? May effect ba? Kumbaga parang, ano ba yung effect nun pag tumanda ka na? Di ba? Mas sustain ba yung firmness o yung nakatayong breast mo pagka nagpa-opera ka? O nagsasag din ba siya after a while? Maganda yan. At saka totoo ba na dapat after 25 years, aalisin, papalitan yun? Yun yung mga tanong na hindi nila usually natatanong, di ba? Siyempre, sa mga pagkaibigan nila, layperson din, and hindi sila aid, nakapagtanong. Makakatulong yan in deciding whether magpapa-breast aug ka o hindi na lang. Diba? Yes. Marami tayong mga kaibigan na gusto magpa-breast aug, hindi lang makapag-desisyon, di ba? Yes, tama yan. So, this is a good evening. Exciting evening, Doktora. Oo, kahit na maulan. Yes. Traffic. Ay, surprisingly, hindi nga ma-traffic. Dito sa area na to. Hindi lang natin alam sa mga nasa area. Nakakatuwa, diba? Introduce na natin yung ating special resource person. Kasi yes, sige. Special yan kasi BFF ko yung asawa niyan. Si Dr. Lutgardo Jude Caparaz. Mabuti na lang, pinagbigyan ako ni June. Okay. Sige, good evening. Okay, good evening, sige, habang Dr. inaayos June si...
doktor. Ay, alam mo yun, si Dr. Caparas, sikat yan. Kahit sinong tanongin mo tungkol sa breast, ang unang sinasabi, Dr. Caparas. Oo nga, I was looking at, nag-conting research ako sa internet. Ako si doktor. Diba? So, o sige, kung alam mo yung credentials si Dr. Caparas, sabihin mo nga sa atin. Ang akin lang is meron siyang napakagandang clinic dyan na, dito sa Quezon City. Diba? Ah, alam ko kay Dr. Caparas, he's a graduate of UST. Yes. And then he trained plastic talaga. Si Dr. Caparas is a plastic surgeon. He is not a cosmetic surgeon. Which means his skills are talagang well-skilled siya in the practice or in the breast augmentation surgery. Sige, Doc, bumati ka muna sa ating mga viewers and listeners. Hi, thank you for inviting me. Oh, thank you, June, for coming. Ikaw pa. Hi, good afternoon or good evening na yata. Malapit ang evening. 6:10 na eh, yeah. So good evening na. Thank you for inviting me. May tanggihan si Cecil eh, kahit na medyo madami-dami ang award ko ngayon, kaya matapos yung maga. Ayun. Saan nga ba, plastic surgeon? May asosasyon ng plastic surgeons that you go to? We called ourselves as member of PAPRAS, yung Philippine Association of Plastic Reconstructive Aesthetic Surgeons. So talaga sila, talaga surgeons kayo? Kami yung train minimum of 6 to 8 years. I know, kasi nang magkakasama tayo nun. And kami yung recognized ng Philippine College of Surgeons na accredited to do these kinds of procedures. Okay. June, ano nga ba yung breast augmentation na yan? Anong mga synonyms yan muna? Anong mga ibang tawag dyan? Tayo ulit kagad. Diretso na. Ang breast augmentation, iba, tinatawag nilang enhancement o paglalagay ng implant. Pero, pag sinabi yung breast augmentation, anything that can enhance or augment the breast to make it fuller. Okay. So maraming, sa ngayon, ang ginagamit is, commonly is, an implant, a breast implant. Pero minsan ginagamit na rin ang sarili mong fat to augment. Ang no-no dyan is yung mga paglalagay ng mga fillers, na nasasabi ng mga silicone oil, which some would claim artificial collagen, mga ganon sila. Yung hydrogel, wag, anything that will be injected except for the fat, acceptable yan. So, ang material niyan, silicone? Acceptable doon, by the way, is yung paggamit ng fat. All the others, mga silicone oil, hydrogel. Delikado. Okay, delikado yan. What is that implant made of? Oh, it's made up of silicone, medical grade silicone, covered in a shell. That's Michelle siya eh. Yung elastomer niya, yung pag kinabit mo, yung kaya mo na. Nagsawa ka na, tanggal. Kaya hindi siya dangerous. It's not dangerous. Actually, ang silicone kasi, ginagamit yan sa maraming material sa, na pinapasok sa katawan natin. Yun, it's an inert material, pero siyempre, foreign body pa rin yan. Eh. So, pag kinabit mo yan, binabalutan yan ng katawan ng capsule, tinatawag namin. Tapos usually yan, under ano ba, anesthesia niyan? Oh, hindi ako, hindi ako gumagawa nito under local. Ano yan? So, tulog ang patient. Tulog, pinaparusa mo ang pasyente pag ginawa mo yan. Some would do it under local. Do it under local. Oo, pero ang lagay nila noon, above the muscle. Okay? It can be done naman eh. Kaya lang... Pero ideally, mas maganda ang tulog. Kasi tulog. Ako, ang advocacy ko ba, basically, is to put it underneath the muscle. Why? May added support yung muscle, plus yung contracture formation, yung pagtigas ng capsule na nag-form around us is much lesser. Tapos okay. Pag magka-baby ka, may support pa rin yung muscle. So I have seen ginagawa to above the muscle. Pag nagtatagal, nagsasag. Bakit yung nagsasag? And bakit hindi ko na lang gawin yun? Mas madaling actually gawin yun in 40, wala pang 45 minutes, tapos ka na kung above the muscle. Eh, ba't ko pinapahirapan ng pasyente na magsasuffer pa with pain? Kasi long-term effects, much better. Kaya si mahalaga pero, talaga. Mahalaga. Minsan kasi, June, no, Doc, no? Di ba nafe-feel mo yung kanto? Mm-hmm. Oh, kung above, kasi madalas, ang indication ng paglalagay ng implant, kapag nilagay mo above the muscle, dapat medyo makapal mismo yung breast tissue. Kasi yung kanyang makakapayan. So, anong subset, anong set of population namin nang nilalagay nito, di mga medyo flat. Diba? Nagsasag. Mm-hmm. So, pag nilagay mo na wala masyadong volume, nilagay mo doon, in time, mafe-feel mo. Ito yung nag-re-ridge na nakakapamo. May ridges.
lalo na pag ginamit ko dito sa hairline, nakakapamot talaga yung edge ng implant. Whereas kung beneath the muscle, mas hindi masyado makakapa. Unless masyadong pagkakadissect mo, nanipisa mo yung muscle, it can. Pero much less ang incidence ng ganung problema. Ano yung youngest na pwede? Correct. Ang pinaka-ano dyan basically dyan is yung dapat tapos na yung growth, okay nala. So, ako, or youngest na nagawa ko is a 17-year-old. O, kasi diba yung iba gusto sumali ng beauty contest? Yeah. Mm-hmm. O, hindi. Tama kasi yun. Yung age range pagka beauty contest, 17 to 23. Oo. Doc, natanong ni Dr. Cecil, anong youngest? Ano naman ang oldest na pwede? Ang nagawa kong pinakamatanda is a 68-year-old female patient. Okay. Ibig mo sabihin, emphasize ko a female patient kasi pwede mo rin gawin yan sa... Ah, pwede mo rin gawin sa male. 68-year-old male? Sa gay. Okay. I mean, female, transgender. Ah, male kasi siya, kaya gusto niya. Pero sa female na 68 mo na... Oh, ginawa ko yun. 68 years old, yun sinasabi ko pinakamatanda ako. 68 female. Years old. Oh, para sa mga nakikinig sa akin. May reason. Anong reason ba? May particular reason siya. Sabi niya, gusto pa rin niya on... wala naman. Nag-ballroom. Primarily confidence. Confidence pa rin. Actually, yun ang main reason ng mga pasyent nagpa-popcorn. They want to have more confidence in dressing up. Most of the patients that come to you, ang mga karamihan sa kanila, confidence talaga. No particular ano gusto ng husband ko malaki breast. May mga ganung factor. Kaya lang palagi yung ina-emphasize kung ano rin gusto ng pasyente. So magbabalance yung gusto ng pasyente, gusto ng husband. At dapat happy rin ako sa gagawin ko. Hindi mo noon gusto, sasabihin 800 ang gusto ko. Napakalaki noon. I don't. So tumatangi ako pag ganun. So may ano lang, kumbaga parang may range din pala yan. Alam ko yan, si Dr. Caparas kasi, pag nag-o-opera yan, tinitignan niya kung anong pinaka-idea, parang symmetric sa body, and di ba? Mm-hmm. Sa proportion. During consult, marami kang bibigyan factor. Number one would be yung chest envelope. Titingnan mo yan eh. Okay, sige. Para sa mga nakikinig sa atin, ano ba yon? Ito ba yung chest envelope, kumbaga yung breast itself. It's okay. Skin, the breast itself. Kasi yung iba... gusto mo nilang masyadong malaki, ikaw ang chest envelope mo napaka tight, hindi ka makakalagay ng malaki. Okay. So, kukonsider mo rin ng shoulder, saka hips, yung proportion, saka yung height. Oh, yun, yung pero maraming pasyente, basically ang Filipina patients, they want it to look fake. Parang ganun. They want it to look fake? So medyo mas over, parang, mas ganun? Medyo gusto nila obvious. Konti. Surprising yung doka. I think that's the right term, maging obvious. Gusto nila obvious na nagpagawa sila. Medyo surprising yun, di ba? Kasi marami akong sasabihin during concert, sabihin na, Dok, natural lang, ito lang gusto ko. Mm-hmm. Pag nilagay mo na, nakita na nila, give it mga several months, nag-set na wala na yung mga inflammation, yung wala na yung pamamaga, makikita mo, bumabalik sa'yo, Dok, tama ka eh. Dapat, mas malaki pa dapat ito. You know what? Hindi ako, personally, big breast person. Hindi ko, what I'm saying is, hindi ako masyadong mahilig malaking breast, initially. Yeah. So, nung nag-umpisa ako, eksakto lang ako maglagay. Kung ano yung na-envision kong tama. Kung tama, di ba? Inaabot ako ng reklamo nung umpisa. So, hindi naman na ngayon ako super aggressive. Na paglalagay. So, a little over average. Kumbaga, hindi rin ako, moderate, a little over moderate. Ay, sino nire-refuse mo? Kung mare? Whether the personalities or individuals, may nire-refuse ka na ba? Mayroon. Okay. Tulad nun, like for example, ang chest circumference lang niya, 28-30. Tapos gusto niya, gusto ko double D. Kaya D. Paano mo gagawin yon? So, ito yung mga hindi acceptable. So, yung iba naman, nalagyan na. Dadating sa'yo. Ganun din ang frame, maliit. May nakalagay na doon na parang 400cc. Kumbaga, kung titignan mo, ang cup size na ng pasyente na yun, C, D cup. Sabi niya, Doc, gusto ko E. Sabi ko, naku, walang paglalagyan. So, talaga yung mga... So, it's a friend sinasabi mo doon sa patient? Hindi ako makukonvince ng pasyente kung tingin ko, I won't be happy also with my result. Generally, a patient comes in for breast or yun ang gusto niyang pagawa. Have you ever refused? May tinanggihan ka na hindi pwede.
wala pa. Tatanggihan mo kung may problem talaga. Unang-una, psychological hindi ready yung pasyente, ang daming may concerns. May mga test ba yun? O wala naman. It's based on your questioning lang sa pasyente. Based on your questioning. At saka yung medical conditions ng pasyente. Like for example, malalaman mo, oops, may ano pala to, may problema sa puso. So, bawal ba? Bawal pa. Hindi naman ibig sabihin na bawal. Dinadaan ka sa mga test, tapos papakliran mo sa cardiologist, mga ganun. So, may mga dadaan ng exams bago magawa ang pasyente. So, clearance muna bago gawin. Yes. Psychologically, sino usually ang... Yung mga papakitaan ka ng photos na ito yung gusto ko. Alam mo, hindi naman pwede. Yung pag nag-i-insist. Nag-i-insist na ito yung gusto ko. Minsan, hindi rin pwede sasabihin na may dadating sa'yo. Yung kaibigan ko nalagyan ng ganito, dapat ganun din ako. So, sabi ko, paano ko malalaman ko paano nag-umpisa yung kaibigan mo? Kung yung kaibigan mo maganda na ang breast volume nung umpisa, kaya natural ang kinalabasan, tapos ikaw flat to press, tapos gagawin mo, sabi mo sa akin, parang dun sa kaibigan mo itsura, malabo yun, hindi pwedeng gawin. Pero, Doc, ako curious. Pag pumupunta, sinabi mo kasi, di ba, may mga picture or gusto silang ipakita. May mga iba bang normally na tinatanggap mo na, ito yung gusto kong itsura ng artista na, itong ganitong klase ang, may mga ganun ba? May model silang tinitingnan? Yeah, madalas naman yan mga ganyan. Artista and sa mga photos na model. O, parang kaya. Igag-guide mo na lang sila kung sabi mo, more or less, ilalapit ko yung expectation mo dun sa binibigay mo sa aking photo. Pero hindi ganyan na ganyan. Kasi there's no such thing as magiging kapareho. Tama, di ba? Those with breast cancer. Breast cancer, madalas ngayon. Ano ba yung ano na ngayon, uso na rin ng immediate breast reconstruction. Especially kung halimbawa di pa ganun ka yung late stage. So, ibig sabihin, pagkatanggal, either maglalagay ka na ng implant or pwede kang kumuha ng yung tissue which is most commonly nang gagaling sa abdomen, tatawag namin tram flap. So, iangat mo na para magkaroon ng volume. Then, yung iba naman, sabi ko kanina, implant, yung iba, nilalagay ng expander. So, habang nagpapagaling yung pasyente, in-expand mo rin yung pagkakalagay mo, which is underneath the muscle. Ano yun, Doc? Ano yun? Breast implant is para rin implant yun. Tapos pero fat ba yun? Hindi. Sana yun. Silicone din. Tapos nilalagyan mo lang siya ng water para mag-expand through time. Tapos pag naka-expand na, saka kukuha ka na ng... Doon may expander ngayon na ginagamit mo na implant na parang expander na din, pero magagamit mo siya as yun yung actual na nakakabit na doon. So technically, pagka may CA ka, breast CA ka, tapos na inalis yung breast mo, immediately after, or during that time? Right after, before the closure, pwede ka na mag-reconstruct. Oh. Pero depende pa rin, sabi ko nga, sa staging ng breast cancer niya. Mga stage 4? Pwede mo rin gawin siguro para lang maging maganda ang outlook ng pasyente after mo nalagay. Again? Kahit stage 4 na sila, tapos inalisan na ng breast, di ba? Gusto pa rin nilang magpalagay ng breast. Kasi may nanilig ang mga pasyente. Maraming ganun. Di ba? No? So okay pa rin, pwede pa rin yan. Nadidepress kasi sila eh. Yes. So, in addition to the depression coming from what they have, yung cancer nga, syempre biglang flat. So, nakakatulong sa confidence. Oo, syempre. Saka yung positive outlook nila, di ba? Kasi yes. Syempre. Alam mo, may mga nagawa na ako ng ganyan na mayroon ng implant, tapos nagka-cancer. Kasi, ang paglalagay ng silicone implant, or saline, kung ano man gagamitin mo, hindi yan nagkukos ng breast cancer. Yun ang gusto kong matanong. Hindi yan nagkukos ng breast cancer. Kahit anong basahin mo literature, nobody will point na mayroon siyang gano'n, na pwede siyang magkaroon ng gano'n. Nang dahil doon. It doesn't increase the risk. Kaya lang, nakabit mo na, sinasabi ko palagi during consult, pagkalagay nito, it doesn't mean that you won't have one. Kung may risk ka para magkaroon, makakaroon ka. Not necessarily because nagpalagay ka. Because of the surgery, because of the implant. Not induced by the... Not. Actually... Meron ka ng risk dati pa. Oo. Kaya lang, mayroon ako mga, siguro I have about 5 or 6 patients na nagkaroon ng ganun. Yung dalawa doon, late na diagnosed. So, they ended up removing the implant plus the breast. Pero yung apat doon, hindi pinatanggal. Kasi yun na yung gagamitin mo eh. So what I did after, medyo okay na siya, after chemo and after radiation, then nagdagan ko yung nandun ngayon. Kasi parang expander na yan. Dinagdagan ko para mas nilaki. Tapos yung kabila, nilitan ko para mas bumalans ang konti. So pwede ka rin mag-reconstruct ng panibagong nipple.
Okay, okay. Yes. Paano ba yun? Automatic ba nagagawa niya na yung reconstruction ng nipple? Pagka nagpunta sa iyo, ako, ang approach ko siya, hindi. Hinihintay ko muna ng tapos na lahat siya sa treatments niya. Tapos babalik siya ulit? Yeah. Okay. May surgery ba to? Kasi yung regular, walang sakit. Healthy individual undergoing breast augmentation. Meron ba, di ba, iba yung nipple ang laki? Hmm. Pwedeng mag-nipple reduction. Papal-nipple reduction. Yes. Kaya lang iba kasi yung masyadong malaki. Kasi kakat ka ng nipple mismo eh. So baka ikakat mo yung ducts. Lalo pag andun pa siya sa stage na pwede pa siya mag-pregnant o childbearing. Baka pag kinat mo yung ducts, walang lalabasan yung milk. So pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman. Kasi may mga naggamot na pwede ibigay para hindi mag-lactate. Eh hey, Doc, yung procedure, how long does it last? Pag pumunta sa iyo from the time pagpunta consult, syempre after the consult kung okay kayo, okay kayo doon sa discussion niyo and amenable ang pasyente doon sa presyo. Sa presyo, presyo at kung ano pa requirement. Tapos susunod ako diyan. Mag-request ka na ng laboratory exams. And then, usual once, blood test lang yan. Usual tapos ano add-on? So, wala. Sa usual? Kung makikita mo, may dati palang problem sa thyroid, dadagdag ka na exams on those. Okay. Pero sa related sa hormones, ganyan, walang blood? Wala. Tapos, papamedical clearance mo rin yan sa isang cardiologist. Mm-hmm. Kasi, alam mo bakit ko, may matang 29-year-old, hindi ako routinely nag-ECG dati. Kaya lang that time, parang may nakapa ako, yung kinakapa ako pulse, may skip beats. May problem sa may arrhythmia, so umabot ako. So ngayon, routine na. Lahat ang pinapatulog ko ngayon, dadaan sa ganung lahat ng exams. So from the time ng consultation hanggang all things normal? Oh, I can do the patient. In the morning, I see the patient in the morning. Pag may result? Papa-laboratory, mabilis lang naman lalabas yun. In 2 hours time, pwede mo ipalabas. Sa hapon, pwede mo gawin. Same day. Pero yung procedure mismo, Dok? Nagmabadali nun. 1 hour ang kung ginagawa ang breast augmentation. Baka mag-abroad pa siya, Doktor. Agad. So 1 hour. Speaking of mag-abroad, kailan naman yung healing process naman? Oo, kasi di ba galing abroad? Marami akong pasyente na kinapa-stay ko lang dito at least 1 week. Pwede na yun. So if you're, kasi di ba na, at most, may mga 1 week akong nag-stay lang dito. Oh, kasi live streaming to, di ba? Correct, yung mga nasa abroad so, na nakikinig sa atin. So, which means papanood tayo sa ibang bansa. Yeah. So, yung mga taga-ibang bansa na gustong magpa-breast og, pwede. Kailangan lang isang linggo. 5 or 7 days bakasyon. Or meron healing. Meron nga akong tinatanggihan ko, Japanese patient. Sabi niya, I'll just be here for 3 days. Sabi ko, not possible. I'm sorry, I won't do you. No, I can extend my stay. Okay. The laboratory, you know what? After 2 days, normally kasi pinapa-follow sa mga nurses o kaya tatawagin namin yung pasyente. Kumusta yun? How our day? Hindi naman contact. Mukhang umalis. Nako. So, kasi hindi paano kaya alis yun? Kasi naglagay ako ng drain. Para pag nagdudugo kasi may lalabas lang yung dugo. Saan kayo nagpatanggal yun? Well, sabi ko, wala na akong problema doon. Nag-off siya. Tika muna, George. Commercial muna tayo. Okay. Ha, break. Kasi baka mamao si Dr. Caparas. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing isipan ako, ni Yusef. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama. Ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng NeoZep! Love ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa NeoZep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Mantikang makapit! Mag-dishwashing na Zuli! It's the way! Sulit das.
usaping mula sa puso para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumamay. Ano man ang inyong hinaing sa pag-ibig, Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, dito lang sa HRI TV, hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. Balita, impormasyon at mga isyung may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohan ang komentaryo sa Lapid File. Lapid File, kasama si Percy Lapid. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanan ng komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8Tri Media Broadcasting Network. Ano katagal yung mga taga-abroad magkailangan mag-stay sa Pilipinas para magpa-breast off, diba? So, 1 week. May dahilan yun, di ba? So, may complications, may pinapalo. Ano so, magtatanggal ka ng tahe on the 5th to the 7th day. Oh, ah, oo nga pala. Yeah. Kasi nakatahi. Yung iba, humingi ng compromise, nandun na lang napatanggal. Mahirap na eh. Kasi, hindi mo alam kung ano mangyayari pagdating, eh, trabaho mo pa rin yun. So, I don't want to compromise on those. Ano ba complications ng breast off? Immediate would be bleeding, hematoma formation. That's that can get well there. Madali 'yon, madali. Hindi, pag naghematoma, kailan buksan mo? Ah, ganun. Kasi hematoma which is, sabi mo, ano ba 'yung hematoma, di collection ng blood na nandoon. May malaki kang space na kinakainte, especially pag ang placement mo is submuscular which is underneath the muscle, medyo madubuyan. So, pag naghematoma, kailan ibakit mo? Number one, ano ba pwedeng mangyari doon? Pwedeng mag-lead dun sa isang possible complication ng breast augmentation, which is yung tinatawag natin capsular contracture. Discuss ko rin yan mamaya. Another is, ang drain hematoma pag nagtagal, pwedeng maging needles for infection. You know, I have, ilan na bang nagawa ko? Siguro, more than 2,500 siguro na ako ng breast augmentation. Lang? Makamas marami pa nga eh. I have, yung breast augmentation lang. Pero pa yung lipid augmentation, ganun. Okay. Alam mo doon, I have about siguro 6 na nagkaroon ako ng infection. I need to remove my implant. Anong meron doon? Anong madalas na background doon? Mga dati, napapauwi ko na pumi siya, tapos naghematoma. Late na dating. Pagkita mo, oops, may hematoma na. Needles for infection kasi yan eh. Usual naman ang hematoma, di ba, June, pag sa surgery? After operation. How much hematoma should you be concerned about? Yung pagkita mo, nagpipain na yung breast kasi may tension eh, kasi space yun, nakumbuk na yung isang breast o dalawang breast. Kailangan i-drain mo yan. Doc, para naman sa, no, syempre, yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, bawal ba silang, ano lang ang pwede nilang gawin after the operation? Actually, total bed rest ba yan? No, hindi naman. They can move around the house. Ang inaano ko lang, ang bawal ko lang is, ang advice ko is na to, yung mabilis na stretch ng arm. Kasi, since ang placement ko beneath the muscle, pwede mo ma-stretch ang muscle,
even kung during surgery hindi siya maduko, pwede na ma-stretch yung muscle, pwede ma-injure, pwede magdugo. Huwag magbuhat ng mabibigat. Huwag na muna. Actually, pwede bumalik to exercises ang pasyente. Kung treadmill lang, pwede na siyang bumalik on the second to the third week. Pero yung actual lifting, halimbawa nag-gym, nagbabadminton, nagsiswimming, na may internal na movement ng chest muscle. Kailan nila pwedeng gawin? A month and a half. Tagal ka pala. Maraming tanong din yung sites of incision. Saan ba pwedeng Actually, may apat yan. Most common would be in the fold, yung inframammary fold. Sa ilalim ng baby. Doon sa may fold mismo. Kung walang fold, ikaw magkikreate ng fold. Another would be in the areola. Half moon doon sa areola, sa ilalim ng areola. And iba sa armpit, pero may isang nilang ko yung tatawag namin transumbilical, but then it would entail instruments sa may belly button. Fold up yung silicone tapos papasok. Madalas ang kabit mo doon saline implant. Ayoko na saline. Doon sa nabanggit kong figure kanina, nakagawa lang ako siguro saline sa 10 pasyente ko lang. Hindi talaga ako... Mas comfort level. Hindi. Ang problema mo sa saline kasi, flat movement, yung implant is flat. I-inflate mo siya with water. With saline, not water. With saline solution. Dahil doon sa port na yun, pwede siyang, in time, pwede kasing mag-leak out. So, madalas makikita, oops, flat. Wala. Recently, si Amantago, may ginawa ko. Pwede ba i-refill yun? Hindi na. Magpapalit ka na. Mapalitan. So, ulitin yung procedure. So, hindi ako, tapos ito yung mga sinasabi kong mag-fill mo ang ridges. Kasi, unlike yung silicone, half-filled yun. Pag kinapa mo, especially yung brand na ginagamit ko, which is FDA approved, US FDA approved. Pag kinapa mo malambot, parang natural. Especially kung halimbawa may breast volume na yung pasyente, dadagdagan mo lang. Give it 4 months. Pag nagsettle na yung, wala nang swelling, natural. Natural the thing. Meron akong alam yung isang pasyente, pinadaan sa axillary. Nagkaroon siya ng pneumothorax. Ano ba ang axillary do? Sa kilikili. Kilikili. Ayan, para... Kasi na lang nandiyan ka. Oo, siyempre. Kasi kami na lang nito nagkakaitin. Yung sa... Ang purpose dito sa show. Sa naman. O, kalimot. Sa kilikili, ang how do you do it? By instrumentation lang yan. Hindi mo nakikita yung actual mo. So, i-create mo yan with instruments. So, minsan doon sa pag-ikot ng instrumento mo doon sa loob, yun, pwede kang tumusok. Yan, ilalim lang, di ba? And yun yung pleural cavity. So, yan naman yung pneumothorax. Hindi ako rin ako... Comfortable doon sa... I've done quite a good number of armpit approaches. Pero... Normal is yung... Dito pa rin ako inframammary. Safest kasi. Nakikita mo kasi. Hindi, saka nakikita mo lahat yung ilalim. Loob. The structures, no? Kung madugo, makukontrol mo maigi. Sa kapag nag-scarf, may mga depende siguro sa saan ka comfortable to do. Pero ako, I've done the three of them. Mm-hmm. When I was starting siguro, nag-umpisa ako, puro sa ako areolar eh. Okay. Tapos sabi ko, nakikita ko lahat. Kaya lang minsan pag nag-heal, at hindi magaling mag-heal ang pasyente, peklat around the areola. Pangit tapos, tapos dadaan ka talaga sa breast tissue bago ka makapunta doon sa gusto mong paglagyan. Unlike pag sa ilalim, iniwa. Andun ka na. Andun ka na agad. Andun ka na. Pag nakita mo yung muscle, split mo yung muscle, cut mo yung muscle. Kasi loose space naman yung between the muscle and the ribs. And the chest, yung chest wall. Saka sa perspective, halimbawa, pag pasyente ka, di ba? At least pag nandun, di naman nakikita na yan, di ba? Saka, kung kasi gusto na-cover mo, na nung breast mong bago eh. Saka sabi ko, kung gusto nyo mag-topless, di concealer ka lang. Hindi, yung areolar, paano i-conceal yan? Magkaibang dalawang, magkaibang kulay yan. Kaya yun ang actually ang gusto ng iba sa armpit. Kaya lang, ang mga pasyente, Filipina patients, o dito, Oriental patients, mahilig mag-sleeveless yan. Kung pangit ka mag-scar, lalagay mo naman siya actually sa crease. Yung sa crease ng kilikili. Pero kahit... Kaya lang may mga kilikili malinis, walang crease. Bigla mong pepeklatan doon. Tapos may peklatan mo. Yeah. Speaking of, sinasabi mo kanina, Doc, diba? Curious ako kanina. Sabi mo 2-5, mga ganyan. Marami na bang Pinay doon? I mean, marami foreigner na pasyente si Dr. Caparaz. Siguro ang Pinay doon, sinasabi ko, would be
80%? 85 to 90%. Kumusta yung ano? Kumusta yung trend? I mean, pataas ba siya since you started the practice? Actually, humina. Pababa. Why? Marami na kasing gumagawa. Nakita nila yung siguro yung ano ng specialty. So talagang marami. When I was starting siguro. Kasi onti lang sila. Average siguro ako ng 25-30 a month na breast augmentation. Not to mention, some others are opting to go to for other options like yung mga fillers, yung mga hydrogel, yung sinasabi niya kanina, silicone, which is not good. Di ba, June? Sisira. Kung may effect yung ano, di ba, halimbawa pwede silang pumunta sa ibang mga doktor. Mas, ako kasi tinitingnan ko, yung tayo, or lalo na yung mga kababaihan natin, no, mas easy na ba sa kanilang magsabi when they approach you, nagbago ba? Like, Doc, I wanted... Yung psychology. Doc, I wanted the breast. Mga gusto magpa-breast. Nagbago na? Mas open na ba sila? Hindi na sila nahiya sa ganyan. Yung siya yung sasabihin na, Doc, gusto kong pa-breast. Karamihan ganyan naman. Automatic na yan. What can I do for you? Pag-consult niya, I want a breast augmentation. So, kung magpalaki, Doc, na alin. Ganyan, magbibiro muna kayo. Tapos sabi niya, tapos makikita niyo yung sample implants. Alam mo na. Yung average age nang pumupunta sa iyo. Bulk would be late 20s to siguro mid 30s. Ito na yung can afford na. Single or married? Pareho lang siguro. Okay. Pareho lang ano. So confidence regardless, no? Yes. Okay. Eh ano back to complications ng mga breast. So hemorrhage or hematoma. Oh, yeah. Tapos, yun lang, bang general, how do you, infection. How do you manage hematoma? Di evacuate mo yung hematoma, linisin mo yung cavity ulit, kontrolin mo kung may ano nagdudugo doon, lagyan mo ulit yung implant the same day, tapos the same time, then lagyan mo ng drain. Speaking of complication, eto ba, totoo ba, may katotohanan ba ito, Doc, na pag nagpa-breast implant ka daw, meron kang high risk ng osteoporosis pagtanda mo? May relation ba yun? Siguro. May, syempre, gusto nating i-clarify. Siguro, na, kung masyado malaki na lagay mo, magkakaroon ka ng back pains in time. Pero yung osteoporosis, so, basically, basically, siguro, osteoporosis, paano mo na-prepare sarili mo para sa pagtanda mo? Yeah. Ang osteoporosis, kasi, actually, sabi na, para mapigilan yan, you should exercise while you were young. It cannot be replaced by calcium or prevented by calcium or treated by calcium replacement. Kasi dapat yung calcium nagbi-build up yan habang tumatanda ka. Kasi syempre ngayon, di ba? Basa ko. Ang daming naglalabas. So, syempre, yung mga ayaw, yung mga against that. Oh, mga may mga complications and all. So, mas maganda klarong-klaro mula sa inyo. Oh, actually, lahat naman ng surgery, kahit simpleng tulip, pwede ka magkaroon ng problema. So, sabi nga. Actually, ang breast augmentation, kumaga, it's still a major surgery, pero done by somebody who's really adept in doing it. Walang problema yun. Pero, actually, nung nagre-residente ko, sabi nga nung chairman namin, si Dr. Aquino, you know, any form of surgery, even done by the best surgeon, is not free of complications. Tama. Totoo naman yun. Sabi nga nila, kung wala kang komplikasyon, wala kang ginagawa. Wala kang operasyon. Yun. So, generally, yun lang, infection, tsaka... Hindi, infection, marami naman. Hematoma, possibility of sensation ng nipo-areolar na humina, yung fine so, yun, patch. Tanong nila yan. Kasi, ang di ba tinatanong yan? Yeah, madalas. Ang nerve supply going to the sensory, yung sensory nerve supply going to the nipo-areolar cortex come from the side. Doon dadan yan eh. Siyempre, pag-create mo ng packet mo, kung saan mo ikakabit, pwede mo tamaan. Maliit na nerve lang yan eh. Siguro, mga 2 millimeter lang sa diameter. Pwede mong tamaan yun. So, may risk. So, oh yeah, I tell that to patient. Ngayon, sabi niya, Dok, ayaw kong mangyari yan. Ay, hindi ko ginagawa. Yung mga ayaw kong gawin. Kasi you cannot predict what you're doing. Ah, talaga? May nagsasabi. Oo, ayaw ko niyan, Dok. Hindi pwede importante mangyari yan. Eh, paano mo naman, siguro. There would be instances importante yun. Oh, for them, di ba? Pero you can feel a pinch. Mafe-feel mo ang pinch eh. Pero more or less, meron... Yung fine touch ang nawawala. Pinch! Mafe-feel mo yun. Pag-pinch mo yung areola, hindi nawawala yun. Hindi nawawala. Yung fine touch ang sinabi ko. Alam mo naman yung ibig sabihin ng fine touch. Because... Speaking of... Eh, na yun. Di ko alam. Mahalaga pa rin yun, Doc. Alam mo yan dati. Ano ba? Yung, paano naman yung mga, ano, nag-breastfeed? May risk ba na maapektuhan yung breastfeeding? Wala. Problema naman. Sino sinasabi niya kanina? Wala. If you cut through the ducts, di ba? No? Kung ano, kung yung mag-nipple reduction ka. Okay. Lalo na pag yung nipple mas mataas, siyempre, maobliga ka mag-cut ng ducts.
pa para ma-lessen mo height. Pero kung di naman masyado mataas, may technique na maibababa mo yun without touching the ducts. Tapos, Jude, iba, explain mo nga. Hindi porky 800 sa isang side, 800 sa isang side. Si Dr. Caparaz, hindi. Pinapasok niya yan, tinitigtatayo yung pasyente. Meron akong... So, sometimes, 600, yung isa 400. During... Masyado malaki ang 600. Hindi, kunwari. Isa po lang yata nagawa yun. During surgery kasi, meron talaga akong sizer. Those are actual implants na ginagamit ko to see the effect of those of that size sa breast ng pasyente. So, ikabit mo yon dun sa bed, na iupo mo dapat yung bed. Natulog ang pasyente, iupo mo, tulog ang pasyente, makikita, oh, okay na yung size. Okay. Teka, mas malaki yung isa. Di kukuha ka ng isang sizer na mas maliit doon. Yan, para mapantest. Meron pa rin mga sinasabi namin projection. May high profile, merong moderate profile, may moderate. Basta may, pwede mong ilaro on those sizes and on those projections ang paglalagay mo para mailapit mo ang yung shape and size ng pasyente. I-approximate yung size during niya. Surgery. So, yan. It does not follow that if you put 600 on one, you will also need to put 600 on the other breast. You have to assess and approximate. So, minsan, isa 600, isa 400. Parang ganun, di ba, June? Mm-hmm. Pero normally, ang difference could be 25 to 50 cc difference. Only? Minsan. Kasi alam mo bakit? Pag nilakihan mo more than that, there would be times na magagano ka mga 75 cc. Kasi, paglaki ng isang size, lumalapad din ang diameter mo. So, ibig sabihin, no, pag nilakihan mo isang side, at masyado na malaki ang diameter, obvious sa taas, naka yung implant yung cleavage mo. Hindi, sa taas. Ah, sa top. Sa superior pole, makikita na nakaumbok na doon. Okay. Yung isa hindi. Kasi may difference in terms of diameter na eh. Kaya ako, I just stick probably to mga 50cc difference, the most. Kaya lang kumisan, kailangan ko mag-low profile, moderate plus profile doon sa isa. Yung ibig sabihin ng moderate plus, hindi masyado naka-project. Yung isa naman high kasi bakit ito madalas mo nakikita to sa sa mga pasyenteng may scoliosis naka protrude ng yung isa yung chest wall nila so doon mo hahabulin. June, meron na ba nagreklamo na partner for example husband nag breast tip yung wife yung isa when I was starting ayaw kasi nung husband talaga so talagang hindi niya ginamit. Legalities dyan? May ganyan ba? Wala. Personal kasi lahat naman ng pasyente, na yan eh. Unless less than 18 sa babae ba? Okay, kasi? May consent form ka na doon. Oo. Wala kang legal implication. Walang legal implication in terms of dahil ayaw ng husband. Bakit naman magko-complain yung husband, doktor? Meron ma, alam mo, ang buhay ng doktor ang gulo-gulo. Ang daming nakikialam sa pasyente mo, di ba? Oo. Bakit nag-decide na yung pasyente, ano? Tapos gusto ng pasyente, ayaw ng kamag-anak, back out. Di ba? May ganun, di ba? Ayaw ng asawa. Yung pasyente, gustong-gusto, ang tagal-tagal na forever and ever. Pero marami yan, pag ang partner Caucasian, gusto nila talaga malaki. Kaya lang, sinasabihan ko sa kanila, hindi na yan magiging mukhang... Totoo. Totoo. Masyado na malaki for you. Kung ipipilit pa rin, you can still do it. Pero minsan, pag way beyond yung expectation nila, I don't. Talagang tinatanggihan ko. Kasi malaki na rin. Maliban sa hindi siya magandang tingnan, hindi na rin kaya. Risky. Hindi na rin kaya. Oy, George. Hindi mo alam, yung sa iba, yung malaking breast tignan, maganda sa kanila yun. Oo nga, pero syempre may limit yan, di ba? May threshold yan, Doc, di ba? Hindi, may limit in terms of expansion ng chest wall. Chest wall tuloy ng yung... Yung kaya ng skin. Skin and the breast. But, ano ba limitations ng after a breast implant, ano limitations sa niya? For example, bawal... And like yung wari, yung kanina, di ba? Soon after surgery, bawal. Mm-hmm. Ito... pare, bawal ka bang mag-sona? Hindi. Wala talagang bawal after a breast implant surgery? Once na nakaset na yung capsule mo, actually, starting the second week, pinapamassage ko na yung vigorous massage para, kasi ang lagay ko nga sa ilalim ng muscle. So, nakakatulong talaga with massaging the breast, which is, yung ipipress mo yun. Nakaka-relax din ng muscle. Bakit nga? Dating flat na muscles, lalagyan mo siya ng something beneath it, talagang nagkukontak yan.
Ay, pero di ba pinabalot yan? Oh, may elastic bandage to to hold it in place muna. Yeah. Habang nag-heal. Yes. Meron akong nakita sa internet, Doc. At ito, at least, isa na naman siguro itong walang katotohanan na ano. No? May effect ba yung pressure? Kasi yung sa internet, di ba, pagdating niya sa aeroplano... Ay, hindi totoo. Diba? Siguro sa saline, kasi nga sabi ko sa'yo, ang saline... Uy! Ang sabi nila saline, kasi di ba may opening doon, may port, saka mo nilalagay yung tube mo para inflate it. Kung siguro pag nasa taas, tapos may problema talaga yung port, pwede siyang mag-deflate. Pero the gel, hindi. Ayun. Pero yung mga kwentong gano'n, nagli-leak daw yung breast nila. Okay, at least, di ba, mas maklaro na natin yun sa ating mga viewers at listeners, di ba? Kasi ang dami-dami mo napapanood na pwedeng paniwalaan. O myth sa ano? Oo, ang daming myth. Ng breast implant. Oh, yung isang possible one. Complication kasi would be seroma formation. Ano ba yung seroma? Pwede mo pag nagasgas ka, lumalabas sa sugat mo, yellow. Serum yun. Now, yung pag during breast augmentation, sabi ko, kikreate ka ng packet, saan mo ilalagay implant. Malaking, kumbaga malaking sukat sa ilalim yun. So maraming liquid na lumalabas. Mm-hmm. Kasi the reason why, now I drain. I put in the drain. Ngayon yung seroma kasi minsan malabas sa sukat. Yun ang ilano doon. Most of the time yung seroma na absorb ng body. So that's a possible complication. No, not really complication, possible side effect. Ang seroma formation. Mm-hmm. Ano ba katanong mo? Palagi kong in-emphasize would be yung capsular contracture na sinasabi namin. Isang possible complication or possible side effect ng breast augmentation. Pag naglagay ka ng any foreign thing inside the body will form a capsule around it. Lalagay talaga ng capsula. Ngayon, with breast augmentation, ganun din. Madalas naman to thin and soft, especially when you put it, nilagay mo siya underneath the muscle. Kaya lang may mga less than 2% possibility na yung reaction ng body mo doon sa capsule. Do? Kumakapal yung kapsula. So, anong nangyayari? Paano na ma-manifest yun sa labas? Sa labas. Pag kinapaan ng pasyente, medyo matigas. Minsan natatakot sila dyan Matigas. Yan tatawag namin grade 2. Pero, pero matigas na wala naman deformity. Normal yun. Hindi na normal yung medyo matigas. Hindi normal yun. Pero grade 2, hindi naman kailangan galawin. At kailangan mong tanggalin yung kapsula at i-release mo yun. You don't. Kasi it can still soften in time. Yung grade 3, yung mas matigas na, makikita mo yung breast, bumibilog na siya. At nagpipain na yung pasyente because of the yung matigas na capsule. Ano yung grade 4 is stony heart. Kasi pag, di ba, breast, actually, ang... Very firm ba yan? O, pagbalot ng katawan dun sa implant, maraming fibrous tissue kasi, di ba, scar tissue yan. Mm-hmm. Pag binalot niya, makapal na yun. Talagang bibilog itsura, di ba? Yung mapapalpate mo as round. Hindi. Minsan nakikita mo. Or outside, maybe. Outside, makikita mo yung parang bumilog. Yun ang tatawag namin grade 3. Yun, pag grade 3 na, kailangan mo nang operahan ulit at pag-capsulectomy. Pero immediate ba yun? Hindi. Pwede makahintay. Sabi nila, There's a possibility. Kaya, palaging sinasabi sa pasyente yan, na andun ang possibility niya, though it's just less than 1% or whatever. Ako, tagal na akong walang ganun problem. Pero grade 2 ko meron. Paminsan-minsan nakakaroon. Kaya pinapamassage ko lang. And it can still soften. Eh, sabi nila na ano, pagka daw ano, nagpa-implant ka, mas mataas ang incidence ng cancer. Hindi totoo yan. Sabi hindi, di ba? Kanina hindi. Yan. Yung ano daw, pagka magpa-implant ka, mawawala ng sensation. Andun, nasabi ko. Partly. True, if... Less than 1% possibility. Mm-hmm. So pa ba generally, relatively safe. Oo. Generally safe. Yes, very safe. So yun, so at least dinibank natin yung ibang mga myth kanina, di ba? So at least 92. Ano pa bang myth ng mga ano, breast aug na chismis? Oo, na hindi naman totoo. Hindi totoo. Madalas mo naririnig na. Tinatanong ng pasyente sa'yo. May mga... absurd ba? O sabihin na natin... Hindi na makaka-breastfed. Sabi ko, pwedeng-pwede. Di ba pag areola lang? Ay, sabihin, both. Pag nipple repair. Lahat. Pwedeng mag-breastfed pa rin. Pwede pa rin. Mm. Now, ngayon, so nakita niya na. Hindi totoo. Hindi ka na pwede magpasuso pagka nagpa-breast augmentation. So, safe. Safe naman. Tapos, kumbaga, parang one safe. Week makakapag-rest. Ang tanong ko, doktora. Ang tanong ko, magpapa-breast aug ba? Ako. Kailangan ko ba? ang tanong ko bilang para sa mga nanonood sa atin at mga nakikinig, gaano ba kamahal o kamura ang breast aug? Siyempre mahal.
Diba? Sinabi na nga natin kanina, di ba? Pagka magaling, magbayad, magbabayad ka ng mahal. Ganun talaga. Because beauty is never cheap. Saka, yung implant na gagamitin is also you're expensive. Sure expensive. Actually, dapat piliin mo talaga yung implant. Pati walang local nun, di ba? Na locally made. Wala, wala. Saka, lahat implant, yan important. Piliin ng implant, pati doktor, siyempre. Oh, tsaka hospital. Yung magagawa. Tsaka hospital setting yan. Ibig sabihin, may babayaan si Shoji's. Diba? Yeah, hindi man hospital setting kasi marami na ngayon ambulatory care. Eh. Pero ambulatory care, kaya lang dapat accredited ng Department of Health. Ibig sabihin nun, dumaan ka sa tamang process at dumaan ka sa tamang pag-check ng quality ng paggagawan sa'yo. Oh, ibig sabihin OR setting pala, probably. I meant OR setting. So, OR bayad setting. Ka ng OR naman. Fees. Diba? And then, ilan ang tao sa operating room? So, may gastos doon. So, dapat psychologically and financially ready. Mm-mm. Oh, uh-huh. Yeah. And then, usually, di ba, June, when they come to you, ready yan. Oo. Tatawag yan. Dok, magkano more or less yung breast oil? Di ba, ganyan yan. Okay, tatawag sa akin. Kunwari, re-refer ko kay June. Tapos, syempre. Tatawag si June, magkano breast oil? Malaki din ang difference depende sa size? Hindi, wala. Wala? Wala. So standard 'yon. Standard lang sa implant okay. Standard 'yan. Oh, ayan, at least alam na ninyo. Kasi ibang doctor din sa. Kasi minsan may ma-consult kang pasyente. Yung breast ng pasyente is sag. Ang main treatment doon hindi augmentation. Yung pala yung mga kailangan mo i-lift muna ngayon ibang pasyente. Dok, gusto ko pa rin puno yung bandang taas kasi madalas siya pang nagsag, wala na yung laman sa taas eh. So, i-lift mo na, yun ang number one procedure. I-lift and augmentation. So, yun ang added cost, yung paggawa mo ng lift. So, iba pa yun, lifting. Yung iba kasi, kala nila pare-pareho lang ng, Dok, nagsag eh. Lagyan mo lang, hindi pwede. Kung sag talaga, ang main procedure na gagawin mo doon is a lift. Pero di ba yun ang scar ng breast lift pangit? Kasi ang hiwa niya. Pwedeng areolar, sa areola, around the areola lang, kung di masyadong sag. Pero kung medyo ang breast niya ay susan na, ano, Susan. Alam mo yung ibig sabihin ng Susan? Hindi. Suso nasa chan. Joke lang, joke. Well, kailan mo i-lift? Hindi ni Susan, sige nga. pwede mong i-lift with, yung shape na nun is anchor shape. Anchor. Oh, di ba? Oh, anchor. Parang anchor ng barko. Ganun magiging shape. Yun yung pangit dun eh, yung scar. Pero ginagawa mo lang yan pag medyo sagtal ka ang breast. Usually pag elderly na. Yes. Or some... Di ba, masarap kayo ng breast? Hindi, especially nung, halimbawa, during nung bata pa siya, malaki na breast. Oo, once nagka-baby yan, kaya pumaya, sag yan. O pag ganun, mata, lumaki, malaki boobs, tapos mataba kasi siya, tapos pumaya, nagsag. Yun ba kailangan i-augment din? Sabi ko nga kanina, kung may basis ka para masabi mo kung nasan yung, anong grade ng pagbagsak yan. Kung ang bagsak mo lang, mga tinatawag namin, grade 1, ibig sabihin yung nipple mo malapit na siya sa level ng fold. Pwede kang maglagay lang. Pero kung nasa level na ng fold yung nipple, kailangan mo mag-lift kasi hindi magandang tingnan. Ano, teka, June. Saan ka na ba nagki-clinic ngayon? Kikwento mo na para oo nga, baka dagdagan yung libo-libo mong pasyente nagpapagalit. Ano nyo naman? Basically, connected ako sa Belo Medical Group. Okay. Though I have my own also sa Z Institute, which is along Madre Ignacia. Ano address? Saan ito? Saan malapit? 101 Madre Ignacia, Corporate 101 Building. So dito lang? May phone number ka. Madre Ignacia ba yun? Corporate 101. Ano ang phone number? Contact number ninyo doon? 376-2881. 376-2881. Tapos yung wife niya, derma. Si Dr. Sinchak. Pero sabi ko rin, hindi rin pwedeng tanggalin na ako yung ano ng plastic surgeon ng Belo Medical Group. Oh. Sige. Doc, sige. Anong pwede mong last parting shot sa mga interesado magpa-breast aug? Actually, it's a safe procedure if done by a competent and a certified plastic surgeon. And dapat, unang pinaka-importante doon eh, titingnan mo credentials ng gagawa sa'yo. Yun. So yun ang mahalaga, di ba? Yes. Okay. Pagkakatiwala mo doon sa... Kasi hindi lahat pwedeng gawin. Okay, maraming salamat. Thank you, June. Thank you very much for coming on. Tapos, we will see them again next week in our Thursday edition.
ng Clinica on Air with Dr. Cecil and Ryan George. Magandang gabi po sa you lahat. Thank you very much. Thank you. Good evening. The Doctor is on Air. Dito sa Clinica on Air. Usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Clinica on Air. Pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Clinica on Air. Makinig Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri Media Broadcasting Network.